Labis po ang panlulumo ng isang menor de edad na babae matapos lukutin at pagsamantalan humano ng tatlong lalaki sa Navota City. Nakatakas lang daw ang biktima mula sa bodegang pinagdalhan sa kanya kung saan may dalawa para babaeng hawak ang mga suspect. Balita natin ni Athena Eterial. Nanginginig at may mga galos sa braso ang isang menor de edad na babae nang dumulog siya sa Navotas Police Station kasama ang kanyang mga kaanak. Kwento niya, dinukot umano siya ng tatlong lalaking nakabonet sa San Marcos Street, Barangay Navotas East, alas 3 ng hapon kahapon habang naglalakad papauwi. Tinakpan daw ng panyo ang kanyang muka hanggang nawala na siya ng malay. Pag-gising daw niya, nasa isang madilim na bodega na raw siya. Pinakaskas po nung nantansyan. Pinagtripan po ako. Pinukpok po ako ng bato sa ulo. Nung humihingi ka ng tulong, anong sinasabi nila sa'yo? Wala, tatawanan lang po sila. Mukhang nakabatak daw ang mga suspect dahil tila wala sila sa katinuan. Tinangka umano niyang manlaban habang ginagawan siya ng masama ng isa sa mga suspect. Pero sinikmuraan daw siya hanggang mawalan ulit siya ng malay. Maliban sa kanya, dalawang babaeng halos kaedad din niya ang nasa bodega. Nasaksihan din daw niya kung paano pinagsamantalahan ang mga babaeng ito. Anong nakita mo sa kanila? Anong kalagayan nila mga? Nakaubad po. Kasi wala po silang malay. Bagamat nakatakas, hindi na raw niya matandaan kung saang lugar ang bodegang pinagdalhan sa kanya. Wala na raw kasi siya sa ulirat habang naglalakad papalayo rito. Nang makakita raw siya ng isang pamilyar na mall malapit sa monumento, sumakay na raw siya ng jeep at umuwi. Mga 12:30, umakasok siya sa bahay, may iyak. Sabi niya pa, may mano sa akin. Dito yung galos niya rito, may mga dugo-dugo pa. Tapos yung mga binti niya marumi. Tapos yung panis niya basa. Ma'am, yung SOP kasi namin, para sa magkakaroon siya ng medical legal request tungkol nga doon sa sinasabi niyang nagalaw siya. So magbibigay kami ng ganun, tapos ma'am according naman doon sa ano sa victim, hindi naman niya kilala. So for follow up 'yun, madam. Athena Imperial, GMA News.